Hi. Hello. Good morning po. Ngayon, discuss po natin ang tungkol sa free culture. Free culture ay parang pinalabag ng free and open source software. Kasi free and open source software, specific lang siya sa software. Ngayon, ang free culture, lahat to sa akin, bilang software ko, pati the arts, anything na free knowledge, etc. etc. So, ang entire talk ko po ay written in Filipino kasi kami po sa Wikimedia Philippines ay we promote languages sa Pilipinas. Pinopromote namin yun. Aside from promoting Wikipedia. So, sino po dito gumagamit ng Wikipedia? Oo, marami-rami. Pakain naman natin sila. So, in essence, gumagamit po kayo ng Wikipedia. Malayang kalimang, malayang talaga. So, ano nga ba free culture? So, may free culture po ay una nilikha na ni Lawrence Leslie. So, yan po siya naman siya. Nasa Wikimedia siya in 2006. Sa libro niya ito. Sa libro niya, the same thing about free culture. So, sa free culture, katulad din ng free and open source software, hindi mo na kailangan magpaalam para lumikan isang bagay. And, ang free culture ay it's a culture of freedoms. It's about, katulad sinabi ko rin, it's about free and open source software, free content, and free markets. And, free culture is about movement. And, sharing with the community, magbabahagi ng pamayanan. So, ano ba ang malaya sa free culture? So, katulad na ng free and open source software, naroon siyang apat na mga criteria para masabing free ang isang work, free cultural work. So, sangayon po kay Eric Mula, isa po siya ng Wikipedia din, user eloquence, yung po yung username niya sa Wikipedia. At the same time, siya po ang Deputy Director ng Wikimedia. Siya po yung nagtayo ng website ng freedomdefined.org kung saan dinidefine doon yung mga freedoms na yun. So, the first freedom is you're free to use. So, pero you use it responsibly. Yung mga gawang yun para matangasan natin yung mga benefits. And then, malaya ka rin na pag-aralan yung mga gawang yun at ilapat ang kalaman na nakuha mo yan dito. And then the third is malayang gumawa at ipamagay mo yung kopya in part or in whole. And then of course, malaya ka rin gumawa ng mga derivatives at enhancement dun sa mga nilikha mo. So, ano ba ang mga gawang free culture? So, parang truly free culture work siya. Kailangan, syempre, nasa created, nasa free culture license siya or on public domain. So, it's either ito mga examples na ito, GMPL, Creative Commons. So, ano yung nasa gitna? Iniwa? No, it's not copyleft. May kung sinong makakalam, may drink pin po. Makukuha niyo po doon sa booth namin. Sino makakalam po niyo ano, sa gitna? Wala? So, yung nasa gitna po is for public domain. So, hindi masyado ka lang yan. Yung ibig sabihin nung nasa gitna is for public domain, na license. So, sabi sa video, kung define that word, yan lang po yung mga licenses na sinasabing free cultural works. Ito lang, dito na sa mga license na to. Pag wala dito sa license na to, hindi siya free cultural works. So, yung mga details nun, i-search na lang po dito sa website nyo. So, ano yung mga pinapayagang pag-i-request sa gawang free culture? So, may mga permissible restrictions ang free culture. So, kailangan
pinapayagan na may attribution sa may akda or credit dun sa original author. Tapos yung paghahatid ng freedom, kailangan sasabihin mo din na ito is free. Hindi mo kailangan pinapayagan nila na yung work mo i-transfer, kailangan sasabihin mo it will remain free. And of course, protection ng freedom. So, wala dapat limitation yung sasabihin mo hindi pinapayagan na hindi nalilimit sa isang 454 hat. So, pinapayagan yun. So, ano mga hindi pinapayagan na restrictions? So, hindi pinapayagan na pang-commercial. So, ang CC by NC or non-commercial, hindi siya free license. So, hindi rin pinapayagan yun kung hindi ka pag-iipit. So, kung yung work mo is about left or right of the political spectrum, hindi mo dapat ililimit lang doon. So, kahit ang paniniwala mo, dapat yun lang yung pamamahagi niya. So, hindi din dapat pang third world lamang. So, dapat kahit natin, first world, second world, it should be free to all. Not specific only to the third world. So, hindi rin pinapayagan ang pag-anunsyo ng original at lahat ng may plot. So, sa Wikipedia po, marami may nag-edit yan. So, hindi pinapayagan na ilista mo lahat yung mga nakalagay doon. So, kahit yung original, kung saan siya nang galing, sapat na yun. So, sabi ko nga kanina, ang pre-culture is about movement. Nagsimula kasi yun, noong 1998, nasa ipatas yung Sonia Bonnie Copyright Term Extension Act sa United States at sinulungan ito ni Lawrence Diasip. Tapos noong 1999, nagayon siya ng kaso sa Korte Suprema sa US, pero natalo siya. Dahil doon, noong 2001, sinimula ni Lessig yung Creative Commons, isang alternatibong paraan pa sa sistema ng copyright. So, dumami nyo ng mga organizations sa supporters of culture. Isa na rin doon yung Peace Offers Foundation at yung Students for Free Culture. So, ano yung mga benefits na mapapalaro sa free culture? Siyempre, aside from being economical, may exchange of ideas. Kahit na magpalitan ng idea. Tapos, maaaring ipamahagi sa mga tao hindi nakakaabot sa magawang ito. So, hindi lang limited online, pwede rin offline. So, patulad ng Wikipedia, mayroon kaming project ng offline series na pinapagay namin sa lahat. And in the future, balaki namin ipamagay yun sa mga tao na sa liglit ng lugar. Hindi lang dito sa Metro Manila, pati sa mga Asia. So, mas madaling pag-aralan at pagpupuhin ang gawa. So, may mga criticisms din sa mga gawang free culture. One of the criticism is, sabi nila, Creative Commons kasi walang pamantayan sa PDAB. So, kaya dinagdag nila yung CC by SA para matugunan ito. So, meron din mga grupo sa mga copyright enthusiasts. Sabi nila, sinisira daw nito ang industriya ng sining at ang paglago ng industriya. So, that's their opinion. So, at this point, i-describe ko yung isang pinaka, baka sabihin nyo parang churi lang yan eh. Meron pong isang matagumpay na isang free cultural work. Ito po yung Wikipedia. So, ang Wikipedia po ay pinagtutulungan ng mga voluntary all over the world. Pero yung mga servers nun, pag-promote nun, ang Wikimedia Foundation po ang namamahala doon. So, kami po dito sa Pilipinas, may local chapter po. Pero separate legal entity kami. And hindi po lahat ng website o project na may salitang wiki ay pinagpalaan ng Wikimedia.
Katulad po ng Wikileaks, hindi po sa amin yun. Hindi po sa, hindi siya Wikimedia related project. Ito lang po ang mga projects na nakabit ng Wikimedia Movement. So, sinimula siya, Jimenez and Larry Sanger, noong 2001. We celebrated our 10th year last January. Kasalukuyan po lahat po ng mga languages, meron na po 19 million articles. Ang English lang, meron na siyang 3.7 million articles. Ito po yung mga malalaking mga languages. Most of them are from the European languages. And meron din po tayo, hindi po tayo patatalo, meron din po tayo mga Wikipedia na nakasulat sa mga languages natin. Ang pinaka-active po dyan yung Tagalog, ang pinakamalaki po yung Waray. And ang Wikipedia ang pinakasikat na online encyclopedia. Lagi po siya nasa top 10, hindi po nawawala. Currently po nasa top 6 siya, mas ahead pa siya sa Twitter, Windows Live, and Blogger. Yan po yung main page ng Wikipedia. Just go to www.wikipedia.org to the website. So, paano ba naging matagumpay ang Wikipedia bilang isang free cultural work? Siyempre, hindi kaya niya ang pinaka-mission namin is to deliver free knowledge. Every person, wala pong may monopoly ng knowledge. So, ang Wikipedia, pinopromote niya ang free knowledge. And we promote free license. Una, naging TFDL siya, pero kapalamunan, naging CC by SA, Creative Commons by Share Alike. And then, siyempre, we promote free and open source software. We use MediaWiki as the software behind Wikipedia. So, paano ko ba makakatulong sa Wikipedia sa mga at sa mga kapatid na proyekto? So, you can be an editor and contribute. And then, you can, kung ayaw mo, hindi ka mahilig magsulat, you can upload images kung mahilig ka mag-pictures. And you can join us, Wikimedia Philippines. You can approach our group there sa labas. Para fill up ng form to be a member para ma-promote po ang free knowledge. And of course, you can give donations. So, specifically sa Wikipedia, but paano naman matulungan yung cool pre-cultural movement? Use free and open licenses on your work. Whether it be software or artwork or editing, use free and open license. Ito din ang binanggit ko kanina. At sanay ang kalayaan ng pamamahagi. We support them through donations. So, that ends my talk. If you have any other questions, you can go to this contact details. And if you want to be a member, email membership@wikimedia.org.ph. Thank you and God bless.